Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ng ika-anim na kabanata ng ating kwento na pinamagatang You Are My Life. Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dahang-dahang binuksan ni Jasper ang pinto ng silid kung saan naroon si Celine. Siya lamang ang naiwang magbabantay sa asawa. Pinauwi muna niya ang biyanan niyang babae para makapagpahinga na rin ang mga ito. Ilang araw na rin puyat sa pagbabantay. Tulog na tulog ang kanyang asawa. May mga nakakabit pa rin sa katawan para magmonitor. Nakatayo lang si Jasper habang tinititigan ang natutulog na asawa. Napakaganda nito. Maya-maya pa umupo siya malapit sa kama. Kitang-kita niya mga bunga ng aksidente sa noo at mga pisngi ni Celine. May malalaki ring gasgas na nagmansya sa makinis itong balat. Nanikip ang dibdib ni Jasper na maisip ang trauma na sinapit ng kanyang asawa. Inawakan niya mga kamay nito. Oh honey, naiiyak si Jasper sa sakit at awa sa asawa niya. Nang biglang nagising si Celine. Jasper, naalala mo ko? Manghang-manghang tanong ni Jasper kay Celine. Wala pa rin akong maalala. Ang sabi ni Mami, ikaw daw si Jasper at ikaw ang asawa ko. Naguguluhan ako. Naniniwala akong kayo ang pamilya ko. I felt something familiar na makita ko kayo. Pero wala pa rin akong matandaan kung ano nangyari sa akin at sino ba ako. My name is Celine, is familiar sa akin. Maliban dun, wala na akong maalala pang iba. Awang-awa si Jasper sa helpless sa mukha ng asawa. It's okay, magiging okay din ang lahat. Tumamang ulo mo sa matigas na bagay na mabangga ang kotse mo kaya nawalang memory mo. Pangaalo ng asawa kay Celine. Magiging okay rin daw ako, sabi ng doktor ko. Halatang nahihirapan si Celine. Huwag ka na mag-isip, Celine. Magpahinga ka para madali kang lumakas. Sooner or later, babalik na rin ang alaala mo. Dito lang ako at hindi kita iiwan, honey. Tumahimik naman si Celine. Ang mga matay puno ng mga luha. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos, hinawakan siya sa mga kamay ni Celine. Nagulat si Jasper sa ginawa ng asawa. Kung nagtataong wala itong amnesia, hindi niya ito gagawin sa kanya. Napapikit siya na maramdaman niya ang pagdampi sa mga balat ng palad ni Celine. I hate this. I feel so helpless and useless and weak. Ikaw ang asawa ko pero hindi naman kita maalala. Pero sabi ng puso ko, ng isip ko, kilala kita. Kinuha ni Celine ang isa niyang kamay at inilagay sa dibdib nito. Kilala ka nito, lumuluhang sabi ng babae. Hindi makapagsalita si Jasper. Napakasarap pakinggan niyon, ang sarap sa pakiramdam niya. Sa emosyon, yumakapas si Celine kay Jasper. You're not useless and weak because you need rest. Give yourself a chance to get your strength back. Wika ni Jasper. Hindi ito umimik pero naramdaman niya ang tensyon sa katawan nito. Dahil sa klase ng pagkakahawak ng kanyang kamay. Alam ni Jasper na natatakot si Celine at pinaglalabanan lang niya iyon. Huwag kang matakot, honey. Magiging okay din ang lahat. Natatakot ako, Jasper. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang daming bagay na hindi ko maalala. Pakaramdam ko, mag-isa lang ako. Natatakot ako. Halos ayaw nang bumitaw ni Celine sa pagkakayakap sa kanya. Sa nararamdaman nitong takot, masuyo niyang niyakap ang asawa at hinaplo sa ulo. Kailangan ngayon ni Celine ng support at handang-handa siyang ibigay iyon sa asawa. Honey, kailangan mo na matulog para makapagpahinga. And I promise bukas iba ng pakiramdam mo. At hinigpitan ni Jasper ang pagkakayakap sa asawa. Nandito lang ako sa tabi mo at hinding-hindi kita pababayaan. Maya-maya pa ay narelax ng katawan ni Celine. Huwag mo kong iiwan, Jasper. Pagsusumamo nito sa asawa. Hindi kita iiwan, I promise. Tumingin si Celine sa mga mata ni Jasper. Promise? Tangulang ang tanging na isagot ni Jasper. Dahil naramdaman na niya ang marahang pagdampi ng mga labi ni Celine sa mga labi niya. Natagpuan lang ni Jasper ang sarili na tumugon sa kanyang asawa. The kiss was warm and sweet. Mula ng planuhin nilang kasal, ngayon lang muli naranasan ni Jasper na mahalikan ng asawa. Nakusa itong tumugon. Ngayon lang siya hinalikan ni Celine ng matagal. A tender kiss kasama ng lahat ng emosyong nadaraman niya ng mga sandaling iyon. Relief, joy, gratefulness, passion, and love.
Matapos ang maalab na halik, nakita ni Jasper na may sumilay ng ngiti sa mga labi ni Celine. Dahil sa ngiting iyon ay parang nawala na sa lugar ang kanyang puso. Nakatingin sa kanya si Celine na punong-puno ng pagmamahal sa kanya. Napakasarap isipin niyon. Ngunit alam niya ang katotohanan. Pero ang mahalaga sa ngayon, ligtas na si Celine. Tinulungan niyang humiga ang kanyang asawa. Matulog ka na, honey. Masuyong sabi niya at sabay halik dito. May pupuntahan ka bang iba? Baka sa mukha ni Celine ang pag-aalala. Wala, honey. Babantayan kita sa pagtulog mo. Para pagising mo, nandito pa rin ako sa tabi mo. Pagbibigay assurance niya sa asawa. Yun lang at natulog na si Celine. Matapos ang dalawang linggong pamamalagi ni Celine sa ospital, nakauwi na rin ng bahay. Matapos makaalis ang mga magulang nila, binuhatan niya si Celine papunta sa kwarto nila. Ibinaba niya ang asawa sa kama nila. Iginala ni Celine ang mga mata sa kabuuan ng silid nila. May lungkot na bumaka sa mukha nito. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Jasper. Take it easy, Celine. It will come back. Don't push yourself. Wika ni Jasper. It's just that this our room a part of us. Marami nangyari sa silid na ito at alam pong special ang lahat ng iyon. Pero wala akong matandaan kahit isa. Naghihinanakit na sabi nito. No worry, di ba you promise me? Masuyong hinaplos ang mukha ni Celine. Can you forgive me? Naluluhang tanong ni Celine. Forgive you what? Tanong ni Jasper. For not remembering those special moments that we shared. Napabuntong hininga si Jasper. Kung alam lang ng asawa niya na wala namang special moments na namagitan sa kanila dahil hindi naman siya mahal nito. Napilitan lang siyang pakasalan at namumuhi ito sa kanya. He feel guilty. Pero may malaking bahagi sa kanyang pagkatao na gustong samantalahin ang pagkakataon na magkunwaring normal ang lahat sa kanila ni Celine. Na mahal siya nito tulad ng pagmamahal niya rito. Jazz, pukaw ni Celine sa kanya nang hindi siya kagad umimik. Oh sorry honey, hindi kita kailangan patawarin, hindi mo gusto nangyari sa'yo. Walang may gusto ng lahat ng ito. Sa bagay, tutulungan mo naman akong alalahanin ang lahat, diba? Nagtatakang tiningnan ni Jasper ang kanyang asawa. Sabihin mo sa akin kung paano tayo nagmahalan. That way, maalala ko ang lahat. Nakangiting paliwanag ni Celine. Of course! Nakangiting wika naman ni Jasper. Punta lang ako sa banyo, wika ni Celine. Akmang tutulungan siya ni Jasper. Jas, hindi mo na ako kailangan pang alalayan. Nakakalakad din naman ako ng maayos. Huwag ka na mag-alala sa akin, okay na naman ang pakiramdam ko. Baka lang honey, mapuwersa ang mga binti mo. Jas, please, hayaan mong alalayan kita para mapanatag ang kalooban ko. Wika ni Jasper. Pumayag na rin si Celine at hinayaan na siyang buhatin ito papasok sa banyo. Nanatiling nakatayo si Jasper sa harap ng asawa. Pinalakihan ito ng mata ni Celine. Baka lang kako, kailangan mo pa ako. Natatawang biro niya. Nang lumabas ng banyo si Jasper, naiwan si Celine na nakangiti. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya ganon. Walang maalala. Ang nakakapagbigay na lamang sa kanya ng konsolasyon ay ang kaalamang hindi siya pababayaan ni Jasper pati ng mga magulang niya. Hindi niya bibiguin ang mga ito. Pinipilit niyang huwag maging pabigat sa mga ito. Malalim ang hiningang pinakawala ni Celine. Kahit ang mga hilig niya ay hindi niya matandaan. Sinabi ni Jasper na 27 na daw siya. Pero ano nga bang pinagkakaabalahan niya bago siya maaksidente? Nagtatrabaho ba siya pero saan? Alam niyang doktor ang kanyang asawa. Sinabing lahat iyon sa kanya ng kanyang ina. Nagulat pa nga siya nang malaman niyang doktor si Jasper. Nalaman na lang niya iyon nang pumasok ang nurse at tawaging itong Dr. Sandoval. Nalungkot siya sa isipin para siyang bagong panganak na sanggol na nagsisimula pa lang kilalanin ang mga tao sa kanyang paligid. Maagang nagising si Celine. Bumaba siya sa kusina at naabutang naglulutong isang babae na ipinakilala sa kanya ni Jasper na Mayet, kasambahay nila. Hi, good morning! Bati niya dito. Nag-aalangan namang umiti ang babae sa kanya. Sa tingin niya ay parang ilang na ilang ito. May takot pa nga siyang nababanaag sa mga mata nito. Magandang umaga po, ma'am. Tugon sa kanya ni Mayet. Ano bang hinanda mong agahan? Wika niya. Nagsangag po ako ng kanin, meron din po ako nilutong hotdog at egg. Ang sarap naman! Wika ni Celine. Halika, tutulungan na kita maghanda ng mesa. Masigla niyang wika. Po? Parang gulat na bulalas ni Mayet. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong niya. Kanina pa nagtataka si Celine sa inaakto ng kasambahay nila. Para bang ilag na ilag ito sa kanya.
Napaisip tuloy siya. Masungit pa siya? Mata pobre? Bakit ganun na lang reaksyon nito? Wala po, kaya lang baka mapagod kayo. Kagagaling nyo lang po sa aksidente. Patwira nito. It's okay, Mayet. Tutulungan na kita maghanda ng pagkain. Kayo pong bahala. Mayet, hindi ko ba pinaghahanda ng pagkain ng asawa ko bago ako maaksidente? Ho? Celine, anong ginagawa mo? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Baka mabinat ka. Bungad ni Jasper. Honey, pinaghahanda lang kita ng agahan mo. Tugon niya. But Celine, kagagaling mo lang sa ospital, hindi ka pa fully recovered. Lumapit sa kanya si Jasper at pinaupo na siya sa silya. Jas, naghanda lang ako ng pagkain at isa pa, katulong ko naman si Mayet. At wira niya. Celine, please, pakiusap ni Jasper. Makakabuti rin sa'yo yun. Kailangan mo ng pahinga. Okay, tara na, kain na tayo. Hindi na po mauulit. Nakangiting wika ni Celine. Papasok ka na ba sa ospital? Tanong ni Celine. Hindi pa, honey, may 3 days pa akong bakasyon bago bumalik ng hospital. Natuwa naman si Celine na marinig iyon. Gusto pa kasi niya matagal na makasama ang kanyang asawa. Paglabas ni Celine ng banyo, nakita niyang nakahiga na si Jasper. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at nahiga na rin. Nakapikit ng kanyang asawa. Nakatagilid paharap sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Narinig niyang ungol ni Jasper. Sabay mulat ng mata. Inaanto ka na? Masuyong tanong ni Celine sa kanyang asawa. Hindi pa naman. Nakangiting tugon nito habang hinahalikan siya. Hindi pa ay nakapikit ka na nga. Natatawang sabi ni Celine. Hinihintay lang kita. Inilapit niya ang mukha kay Jasper. Parang nabalisa naman ito sa ginawa niya. Parang bigla itong nailang. Kwentuhan mo muna ako. Aniya, at hindi na lamang pinagtuunan ng pansin ang napuna. Siguro ay guni-guni lamang niya iyon. Bakit naman ito may ilang? Hindi lang naman ngayon sila nagkalapit tsaka mag-asawa sila. Ano bang gusto mong malaman? Tanong ni Jasper. Tulad ng kung anong ginagawa ko, kung nagtatrabaho ba ako. Wika ni Celine. Hindi ka nagtatrabaho. Mas gusto mo maging housewife. Tumangutang-ulang si Celine. Ano bang natapos ko? You have an AB degree major in English. Paano naman tayo nagkakilala? Paano ka na-inlove sa akin? Matagal ba tayong engage bago nagpakasal? Dami naman nun? Wika ni Jasper. Huminga muna ito ng malalim bago muling nagsalita. Magkaibigan ang mga magulang natin. Unang nakita kita nung nagbakasyon kayo sa farm ng lolo ko. I was 12 noon at 8 ka naman. Masyado kang brat noon. Kinawawa mo ang tuta ko noon at pati si Aling Mi din pinasakit mo ang ulo. Napakunot noo si Celine. Bakit? Minasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Nag-aalalang tanong ni Jasper. Ganun ba talaga ako? Wika ni Celine. Anong ganun? Tanong ni Jasper. Masungit, brat at mata pobre? Mahinang sabi ni Celine. Bakit mo naman naisip yon? Kasi sabi mo, pinahihirapan ko si Aling Miding. Tapos kanina, habang kuusap po si Mayet, parang ilag na ilag siya sa akin. Para bang takantaka siya at kinakausap ko. Tell me, masama bang ugali ko? No, of course not. Siguro di ka lang sanay na malapit sa kanila. Paliwanag ni Jasper. Matagal na natahimik si Celine. Masungit siguro siya, pero parang hindi niya matanggap iyon. Sa tingin niya ay mabait naman si Mayet. Bakit siya magsusungit dito? Naguguluhan na siya sa kanyang sarili. Celine, wag mo nang isipin pa yun, okay? Hindi masamang ugali mo, please trust me. Wika ni Jasper. Okay, edi mga bata pa pala tayo, magkakilala na tayo. Paano mo ako niligawan? Bumalik na ang sigla sa kanyang tinig. Well, crush kita, unang kita ko pa lang sa'yo. Nakangiting wika ni Jasper. Come on, you're kidding me. Ayaw maniwalang wika ni Celine. Totoo talaga yon. Nangingislap ang mga matang sabi ni Jasper. Tapos, tanong ni Celine. Hindi mo ako gusto. Naiiling na wika niya. Stay here. Biro ni Celine. Hindi nga, hindi mo ako type senyorita. Boring kasi ako para sa'yo. Is that true? Sinabi ko talaga sa'yong boring ka? Hindi makapaniwalang wika ng babae. Hindi naman, feeling ko lang. Natatakot kasi akong lumapit sa'yo, baka makagat mo ako. Biro ni Jasper. Natatawa si Celine. Ikaw talaga, puro ka biro. Para silang mga bata sa kinikilos nila. Magseryoso ko na kasi, sabi ni Celine. Seryoso naman talaga ako, ikaw lang hindi maniwala. Wika niya na nakatitig sa asawa. Kapag pumupunta ka ng hospital, tuwang-tuwa ako dahil nakikita kita. Sabi ko pa nga, pwede na ako mamatay kapag natatapunan mo ako ng ngiti.
Nahampasan naman siya ni Celine. Heh, bulero. Totoo yun, honey. Seryosong wika ni Jasper. Kung hindi kita gusto, bakit nagpakasal ako sa'yo? Alangan namang napilitan lang ako. Inosenteng tanong niya. Hindi agad nakapagsalita si Jasper. Ipinagtaka niya iyon. Ano na? Pamimilit ni Celine. Hindi pa rin sumagot si Jasper. Niligawan kita sa loob ng 3 taon at naawa ka naman sa akin kaya sinagot mo ko. Ayoko na nga makipag-usap sa'yo. Naiinis na wika ni Celine. Alam mo na wala nang ako naaalala eh. Napipiko na wika ni Celine. Mangiyak-iyak na siya. Celine, honey, I'm sorry. At niyakap niyang asawa. Huwag ka nang umiyak, sige na, huwag ka nang magtampo. I'm sorry kung nasaktan kita, Celine. Mula kasi nung maaksidente siya, masyado na siyang naging sensitive. Kunting kibulang, naiiyak na siya. Tama't hinalikan niyang asawa. Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo, hindi mo man talaga ako gusto nung una. Siguro nung maisip mo na gwapo naman ako at mabait, nahulog ka na rin. Natatawang wika ni Jasper. Hanggang kailan kaya walang maaalala si Celine? Paano kung biglang bumalik na ang kanyang alaala? Babalik kaya sa dati ang pagkamuhin niya sa asawa? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat!